Hi everyone, it's Maria again. Do you want to know? So ngayon ay mangunguha tayo ng mga kangkong. At dahil ang ating lulutuin ay crispy kangkong. Okay, tara na! Yan. So, ito ang ating iluluto ngayon, crispy kangkong. Ayan. So, ayan. Ayan. Actually, hinugasan na yan eh. Diyan na hinugasan. Okay. So, kukuha na tayo. At syempre, ang tigakuha natin ay ang aking hubby. Ayan. Malalaki na rin guys yung aming mga ampalaya. Ayan. Ay, hindi pala. Papaya pala. Ayan. Malaki na siya. Yung aming apple ay lumalaki na rin. At alukbati, tanglad, malunggay. Yun. Yun ang so far mga tanim namin ngayon dahil nga sobrang init. Ayan. So, siguro next week magtatanim na kami ng mga gulay. Ayan. Di ba nagluto ako last week nung adobong kangkong? Ang sarap kaya guys. Talagang recommended ko yun. Sarap kaya. Na may halong tokwa lang. Ang sarap-sarap. Ay hindi, may pineapple din pala. Nilagyan din pala yun ng pineapple. Ngayon. Pero ang gagawin natin ngayon ay crispy kangkong. Napakasimple lang lutuin pero masarap. So ayan ang ating nakuha today at lulutuin na. Okay guys, welcome to my small kitchen. At nandito na naman tayo at magluluto tayo. Ngayon nga, kumuha na tayo ng kangkong sa aming small garden. At actually, dalawa yung recipe na lulutuin ko. Isang adobong kangkong, pero hindi ko na ipapakita, hindi ko na ipa-vlog kasi na-vlog ko na yan. Pero because it's really, really delicious, super delicious, kaya magluluto ulit ako. Okay? So, magluluto ako ngayon din ng crispy kangkong. So, yan. So, ang kukunin lang natin actually, as much as possible, yung mga leaves kasi para kumapit yung butter. Okay? Para maging crispy yung ating kangkong. Okay? Yan. So, eto, ganyan. At, eto, pwede na to. Ayan. Basta yung mga dahon. As much as possible, kunin natin yung mga dahon. Ayan. Ayan. Pwede na yan. Ito. Ayan. Puro dahon siya. Pero dahil matigas yung stalk, mapipili naman na matigas. So, medyo mag-go, ano ba tayo, go further pa tayo sa, ano, sa mga dahon. Okay? Ayan. Ayan. So, ito. Ayan. Yan. Kasi puro dahon na siya actually dahil sineparate ko na nga yung para sa adobong kangkong. Okay. Yan. Ito. Yan. Kukunin natin talaga yung dahon. At ito rin. Yan. So, after nito, ay gagawa na tayo ng butter. Very easy lang ang paggawa nito, guys. Napakadali lang nitong gawin. Actually, pe-prepare mo lang yung butter, tapos pwede ka na magprito. Napaka-easy lang siya. Yan. Okay, we're done. At, halos mga leaves lang yung kinuha natin. Okay? So, gagawa na tayo ng butter. Gagawa ng butter, very, very simple lang. Ang kailangan lang natin ay corn flour at saka crispy fry para maging crispy yung ating kangkong. Okay? Pero
hindi to sponsor ah. Kaya, pero masarap siya. Kaya itong ginagamit namin. Okay? So, ang gagawin lang natin, nilagyan ko na siya ng bali, 1/4 cup na corn flour nga at saka 1/4 na crispy fry. Okay? Yan. So, nagay na siya natin dito. I think kahit bata, pwedeng gawin to eh. Okay? So, yan. Tapos, mix lang natin. At, lagyan natin ng water. Siyempre, para maging butter. Okay? Ayan. Napaka-simple. Very simple. Yan lang. So, pwede na natin siyang i-fry. So, guys, ayan, nilagay na natin yung ating mga kangkong dito sa butter at mainit na rin yung ating oil. Yan. So, lalagay na natin. Dapat isa-isa ang paglalagay. Ayan. Ayan. Dapat hindi siya masyadong masikip para crispy talaga yung pagkaluto niya. Ayan. So, ayan. So, pag ganyan, nalumutang na siya, pwede na siyang baligtarin. So, baligtarin na natin. Ayan. 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 So, pag medyo green, nag-green na talaga yung kulay niya at saka nag, ano na, lumutang na. Ayan. Ayan, pwede na to. Ayan. So, at syempre, dapat medyo i-ano natin para ma-drain yung oil. Ayan. So, bali ito na yung ating last batch. Ayan. Pwede na. Okay. So, guys, kung gusto nyo ng crispy, huwag nyo lagyan na yung itlog. Okay? Kaya kami, hindi kami naglalagay na itlog para crispy. Okay? So, yan. So, ma-feel nyo naman na mag-ang na. Yan. Yan. Luto na ang ating crispy kangkong. Yan. Yummy. Siyempre, kailangan tikman din natin. Okay. Ito. Very crispy. Delicious. Kain tayo. Nakaluto na naman tayo na isang recipe na very, very simple. Okay? See you next time! Bye!